like home. This house don't feel like home. Sealed old drugs that make her sick, cause she don't wanna feel alone. Feel alone. Dad, kain. Alam mo ba kung anong oras na? Wala ka lang ginawa kundi kumain ng kumain at umuwi kung kailan mo gusto umuwi. Huwag ka na kaya umuwi dito. Buti nga umuwi pa ako eh. Kung alam ko lang, nakitulog na lang kay na Miguel. Aba, talaga sumasagot ka ba? Sana nga lang hindi ka na lang umuwi. Bakit? Para paborito mo na lang anak matira dito sa bahay? Ganun ba? Sa tingin mo ba hindi ko kaya mabuhay mag-isa, Dad? Ha? Ano? Yan na ba yung mga natututunan mo? Sa mga barkada mo? Kakasama mo dyan sa boyfriend mo? Ano-ano ng bisyong ginagawa mo? Bakit kayo nagsisigawan? Ang aga-aga pa, baka magising ang mga kapitbahay. Ito kasi si Dad eh, daming sinasabi. Pati personal ko, pinapakay naman niya. Dito dito! Ano? Buntis ka? Ha? Buntis ka ba? Anak? Sinasabi ko sa'yo, Julia! Lumayas ka rito, malandi ka! Hello, Miguel? Oh, Julia! Umiiyak ka, ata? Paano ka ba? Miguel, nilaman na nila na buntis ako! Anong gagawin ko? Aba! Ewan ko sa'yo! Alam mo naman, di ko pananagutan yan! Baka mapalayas ako dito! Bahala ka dyan! Kailangan ko maghanap ng trabaho para sa anak ko. David, mag-a-apply po sana ng trabaho. Ito po yung resume ko. Okay, you may take your seat. Okay, congratulations. You are hired. You can now start working on Monday as a coder. All you have to do is to sit in front of the computer and code. Thank you po. Julia, di ba buntis ka? Bakit nag-leave ka pa rin? Nay, stress ako. Kailangan ko to. Hi. Arsha, babalik na ako sa trabaho. Maiwanan na kita dyan. Kung sana hindi ko sinagot-sagot si Dad, hindi sana magiging ganito. Kaso sobra na kasi yung pangingilam niya eh. Saan po ah? Ilang ka mga anak? 2 buwan na lang. Alam ba yun ang parents mo? Nakabawag muna natin pag-usapan yan. Anong nararamdaman mo niyan ngayon? Ayun, typical buntis kaso medyo sumasakit yung pa ako eh. Oh, bakit naman? Wala lang to. Ang sakit naman ng isa kong paa. Maghapon naman ako nakaupo sa trabaho.
Dahil kaya to sa pagbubuntis ko o pareho? Shit! Bakit naman mag-ayos akong paa? Tapos medyo mainit pa. Yung isa hindi naman. Shit! Tawagan ko na kaya sa lamama. Medyo namamaga din kasi yung ugat ko. Baka makasama sa baby ko. Kamusta na kaya ang anak ko? Dahil medyo mabagat na rin po ito ang chan ko. Ah, okay, sige. Nurse, paki-elevate pala yung paano ng pasyente, yung affected. Sige po, Doc. Hindi ka naman ba nahihirapan huminga? Hindi naman po, Doc. Ilang months ka na po, Miss Julia? First pregnancy mo ba ito? Yes, Doc, and 5 months na po. Tapos, anong trabaho mo? Encoder po ako sa isang kumpanya. If I may ask, meron ko bang alam na blood clotting disorder sa pamilya mo? Hindi po ako sigurado, Doc, pero mukhang yung nanay ko po meron kasi sabi po niya may varicose veins po siya. Gumagamit ka ba ng pills bago ka nabuntis? Opo, Doc. May iba ka pa bang iniinom na gamot ngayon? Vitamins lang po, Doc. Wala na pong iba. Nangyari na ba ito dati sa iyo? Hindi pa po, Doc. Tapos may history ka ba ng obesity? Opo, Doc. I was obese before. Naninigari ka ba? Opo, Doc. Check ko rin yung ano ha, paghinga. Ngayon naman, gagamit ako ng Doppler ultrasound para makita natin yung flow ng blood or yung mga blood clot dito sa vein mo sa affected area. Okay, so base dito sa Doppler ultrasound, mukhang may clot na ng blood dito sa vein at hindi na nakakapag-flow ng maayos yung blood. Nurse! Okay, nurse, yung patient suspected siya na mayroong thrombophlebitis. Ngayon, please assist the patient for laboratory tests such as D-dimer test at saka clotting factors at saka yung ibang laboratory tests at diagnostic tests na gaya ng CT scan at saka PET. Okay, good.
Sige, salamat. Okay, base sa mga results mo, mukhang nag-develop ka nga ng thrombophlebitis. Sa ultrasound, nakita namin na hindi na nagpo-flow ng maayos yung blood mo dahil ito yung blood na sa vein mo. Nalulit din namin through the ultrasound yung size at saka yung location ng clot. Sa CT scan mo naman, na-visualize yung affected area and na-confirm dito na may clot sa vein mo. Through the flow tomopathy naman, dito na-reveal na your veins are not sufficiently returning the blood to your heart. Then sa lab test mo naman, yung clotting factors ay tinignan ko para alam ko yung gamot na yung prescribe ko sa'yo at saka if may sakit ka sa pagka-clot ng blood. So, ano nga ba yung thrombophlebitis? Ang thrombophlebitis ay ang inflammation ng vein na kung saan nagdudulot ito ng pagkabuo ng blood clot na maaaring mag-block ng blood flow. Nangyayari ito usually sa lower extremities, calf at pelvis. Ngayon, may dalawang type ng thrombophlebitis. Mayroong superficial thrombophlebitis, which is yung affected vein ay malapit sa surface ng skin mo. Mayroong ding deep vein thrombosis, which is yung affected na ugat or vein ay deep within sa muscle mo. Ang blood clot sa ugat ng paa mo yung nagkukos ng pain, ng redness, at tenderness na nararamdaman mo ngayon. Yung thrombophlebitis ay very common sa mga babae, lalo na sa mga buntis na gaya mo. Tapos yung trabaho mo pa is nakaupo lang. Tapos yung injury mo naman kanina na nangyari is nag-initiate or nag-trigger siya ng inflammatory response. And then, thankfully naman is wala kang natanong fracture at saka safe yung baby mo mula lang sa accident. Since hindi pa naman malala yung condition ng thrombophlebitis mo, madalaan pa kasi ilang mga gamot, self-care, ambulation na kaya mong itotolate. May ipag-coordinate din ako sa ubigay din mo para alam ko yung exercise at saka yung mga gamot na pwede sa pagbubuntis mo. Mabuti na lang at idala ka dito agad sa ospital kung hindi mayaaring pupunta ito sa pulmonary embolism kung saan yung clot may mag-break up sa vein tapos magti-travel sa bloodstream, sa heart at sa lungs mo. Buti na nga lang po, Dok, eh. Thank you po. So, si nurse na yung mag-educate sa'yo tungkol sa mga gamot na kailangan mo. Inumin, na-strive ko, at saka yung mga dapat mong gawin sa bahay para bumalik ka at mag-dissolve yung clot dyan sa vein sa leg mo. Magpagaling ka, ha? So, pin-prescribe ka ni Doc ng anticoagulants through IV na kailangan mong tapusin. And then, kapag nakauwi ka na, pwede mong ituloy sa bahay through PO. Then, ito ay nagpe-prevent ng clot formation. Tapos, yung heparin mo ay low molecular weight dahil ito ay safe during pregnancy as prescribed by Doc. Pagkatapos, mag-a-apply ka din ng warm compress sa affected area para ma-relieve yung pain at saka i-elevate mo yung affected na leg para ma-relieve yung swelling. Then, release mo yung leg mo kapag nakaupo ka at saka kung hihiga ka. Then, we encourage you to rest for maybe a few days para ma-lessen yung risk ng pag-move ng clot since kaka-bleed mo dahil sa pregnancy. Pero kapag okay na, move frequently as tolerated para ma-lessen yung chance ng pag-develop ng bigger clot. Then plus, of course, huwag mong i-cross yung legs mo para hindi ma-constrict yung vessels mo. And also, huwag mong i-massage yung legs mo, ha? Kasi pwede nito ma-break yung clot at mag-travel ito sa ibang parts ng body na magka-cause ng pulmonary embolism. Pwede ka rin mag-apply ng compression stocking, sabi ni Doc, para ma-promote ang venous circulation at mabawasan ang venous stasis. Importante din yon para mabawasan ang inflammation at ma-reduce na ang pag-perform ng blood clot. Lastly, uminom ka ng maraming tubig, maging physically active ka, as tolerated, and stop smoking. Kumain ka rin ng healthy foods. Okay, nurse. Salamat po. Julia? Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka nga! Julia! Please! Patawarin mo ako! Para sa atin to, at lalong-lalong na para sa anak natin to. Patawarin? Hindi ba sabi mo hindi mo pananagutan ang anak natin? Julia! Please! Ano nangyari sa paa mo? Tumigil ka nga dyan! Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo! Julia! Please! Patawarin mo na ako! Tandaan na ako panagutan ng anak natin! Patanggapin ko ulit ang tatay mo, anak. Para sa'yo. Congratulations, Julia! The treatment plan was a success and based on my assessment, hindi na nawala yung symptoms at na-resolve na yung thrombophlebitis mo. Miguel! Miguel, mga anong naaba mo! Miguel! Totoo ba? Ano na?
Sige. Sige. Sige ba niya? Kamukha mo siya, anak. Patawarin mo kami, anak, dahil wala kami noong mga panahon na kailangan mo kami ng daddy mo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ginusto ng daddy ang nangyari. Mabigla lang ako kaya ganun na naging reaction ko. Sensya ka na, anak. Alam mo, anak, hindi ako nabigo na patawarin mo itong si Miguel. Simulat sa pula magkaayos kayo, anak. Si Miguel na ang nagsasabi ko anong kalagayan mo. Masaya ako, anak, dahil nalagpasan mo lahat. Proud na proud kami sa iyo bilang magulang mo at hindi ka na dalawang isip na bumalik pa ng tita. Siya nga pala, anak. Kamusta na yung paa mo? Ayos na po ako, Daddy. Ano man ang harapin natin sa buhay, ay nananatiling mayroong pamilya na handang umalalay at gumabay. Hindi man pare-pareho ang kapalaran ng lahat, mayroon mang lumaking walang magulang, kapatid, o mga lolo at lola, ngunit nagpapatuloy naman ang pagmamahal mula sa ibang tao. Ang Pasko ay araw ng kasiyahan, pagsasalo o pagsasama ng bawat pamilya, pagmamahalan, pagbibigayan at kapayapaan sa bawat isa. Mas mabuti at mas magiging maayos ang mundong ito kung araw-araw ay Pasko, araw-araw ay may pagmamahalan. Naway mamaya ni sa araw-araw nating pamumuhay ang diwa ng Pasko.